Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ang huling araw ng buwan ng Mayo, 31 ng Mayo, masaya po nating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria kay Elizabeth. At buong buwan tayong nagrosaryo, nag-alay ng bulaklak. Salamat sa pagmamahal, pagkalinga, pag-aruga ng mahal na nanay sa ating buhay. Salamat, Mama Mary. At gayon din, Biyernes, lalong-lalo na sa ating Basilika at Dambana dito sa Quiapo, nasa ikatlong araw ng pagnonobinaryo po tayo sa kamahal-mahalang puso ni Jesus, marurupok, makukupad, paulit-ulit tayong nagkakasala na dadapa. At kahit na ba, imbis na magalit ang pag-unawa, konsiderasyon, pagbibigay sa atin na hindi natin dapat mangyari sa buhay natin. Kahit na ba, napakabait ng Diyos kahit tayo paulit-ulit na gumagawa ng masama. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth ang mahal na Birhing Maria na nagtataglay sa iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbubunsod ng iyong Espiritu, kami naway makaisa ng mahal na Birhing Maria. Sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siya'y masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya sa nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ko at walang muntimang pangangba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang iyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig, mga anak ng Siyon. Umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabuluran ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko nang iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinapasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga
nasa abang kalagayan. Pinusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niya wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kay na Elizabeth na may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat. Hihingi po ako sa inyo ng dispensa sapagkat pinipilit ko lang po yung boses ko. Ito mga nakaraang araw ay parang hindi maganda ang timbre. Medyo sinisipon po ako. Hindi naman sa nagyayabang. Ako po ay nasa misyon sa malayong lugar. Doon po. Sapagkat pinupuri natin ang kalinisan ni Maria. Alam niyo ba yung malinis? Kung saan ako nagmimisyon, malinis ang hangin. Malinis ang hangin. Iilan lang ang tao. Sa totoo lang, di katulad natin dito, napakadami natin dito. Sabi ko nga, English doon. Lunes hanggang Biyernes, the Lord be with you. Walang sumasagot. And only with me. Ayun, ako lang nagmimisa mag-isa. Sabado, may 3 o 5. Mabuti naman kung Linggo, may 25 o 30. Mas maraming puno di hamak kaysa mga tao doon. Kaya ang hangin, napakasariwa, napakapresko, at walang pumapaypay doon. Kaya dito, paypay. Marami na tayong malalaki mga parang helicopter na mga electric pan. Doon ay napakalamig. Dito, positive 40, positive 50 doon, minus 40, minus 50. At sariwa din ang tubig. Sariwa doon. Kasi galing pa sa tuktok ng bundok, punong-puno ng niebe pag natunaw. Ayun. Presko. Kaya sinasabi ko lang yung kalinisan ng kalikasan. Malinis na tubig. Malinis na hangin. Kaya medyo yung aking boses. Pero, yan, para sa kanya. Pero nagpapasalamat, nandito ako. Araw-araw ako sumusumay. Malungkot po doon. Malungkot. Namimiss ko po kayo. May cellphone ako. Yung online na misa ng Quiapo. Yan na. Nandiyan na. Nako, yung, syempre, maliit lang yun. Tapos, nababanagan mo yung maliit na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ayun siya. Nagdadasal ako. Inaalay yung intensyon. Ngayon, malapitan. Malapitan, ha? Nakikita ko yung mukha niya. Tayo, mga banidoso, konting tigyawat lamang. Nako. Sa salamin. Buti ngayon, may butas-butas pa ba mga mukha ninyo? Anong panahon namin? Laki. Mga butas, matigyawat ako, di ba? Pag nakuan, ngayon, di ba? Ngayon, wala na. May mga kuan na ngayon. Di ba? Wala nang butas-butas sa mukha. Pero ewan ko, naabutan nyo yun. Nakakaya. Yung iba, may pantal. May balat sa mukha. Kinahiya natin. Ang ating Panginoong Hesukristo, nakikita ko ng malapitan sa mukha natin. Sa mukha natin na tayo'y mga banidoso, gusto natin maging gwapo, gusto natin mga
maging maganda, ayaw natin, gusto na makinis, malaartista. Dahil sa ating piniling kasalanan, pinapangit natin at pinaitim natin ang pinakamamahal nating Pong Jesus Nazareno. Yan ang nakikita ko po. Ipo. Dumako muna ako sa ating kapistahan. Pagdalaw. Opo, dinalaw ni Maria ang kanyang pinsa na si Elizabeth. Mas mahalaga na dinalaw tayo ng Diyos. Ang pagdalaw niya, ang pagdalaw ng kapatawaran. Iniintindi tayo ng Diyos. Binibisita tayo ng Diyos. Siya pa ang pumupunta sa atin. Isipin niyo yun. Ha? Tayong tao, yung mga lumiligaw, ang nililigawan yung mga pinakamaganda. Di po ba? Pupunta ka ba sa pangit? Meron bang magandang babae na liligaw sa pangit na lalaki? Nangyayari ba yan? Hindi. Tayo, kitang-kita ng Diyos ang kapangitan mo. Wala ka matatago. Tinatakpan natin. Nagkukungwari tayo. Magagaling tayo sa pagpepeke. Hindi natin matatago sa Diyos yan. Ang ating pagkapangit natin, kapangitan natin. Ang kagandahan ng Diyos. Hindi lang tayo dinadalaw. Nililigawan pa tayo. At tayo, hindi nag-iisip. Kung nililigawan ka ng napakagandang babae, ang pangit-pangit mo at hindi mo pa sinagot, ewan ko sa'yo. Pero yan ang ating ginagawa. Hindi sa Diyos. Isipin nyo lang yun. Ayun po yung pangmalawakan. Kahapon po, pinaserbo nila ako. Sapagkat ako'y masunurin. Ako'y pinapakain dito, nakikitira, nakikitulog. No choice. Gagawa. Ayan. Ay, inulit nila yung aking sinermon. Akin yun ah. Yung bisitasyon. Ayan. Original ako ha. Original ha, sister ha. Original ha. Ito yun. Yung Fatima prayer. Ay, kabisado ko sa Ingles. Yung, ay, labas ko naman ay rosaryo. Siyempre. Oh, may rosaryo ba kayo? Yan. Pagkatapos sa misteryo. Oh my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. And lead all souls into heaven, especially those who need most of thy mercy. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy na impyerno. Hanguin mo ang mga kalwa sa purgatorio. Lalong-lalo na ang walang nakakaalala. Yan ang ating mahal na Birhing Maria. Lalong-lalo na ang yung mga walang nakakaalala. Sa English, those whom nobody remembers. Mahal na Birhen, inaalala tayo. Alam nyo ba yan? Yung mga patay nakalimutan na. Wala na nagtitirik ng kandila. Wala na naglalagay ng bulaklak. Ang mahal na, sapagkat ang kapakanan, gusto niya lahat ng anak niya mapunta ng langit, hindi mas sa impyerno, mapabilis ang purgatorio. Yun po ha. Fatima prayer. Yung walang nakakaalala. Inglisin natin. Oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who need most of thy mercy. Lalong-lalo na yung mga dapat patawarin.
lalong-lalo na yung mga dapat patawarin. Isipin nyo lang yun. Pinagdadasal ni Maria yon ng taimtim. Yung mga kailangan ng dapat patawarin. Una, yung mga walang nakakaalala, yung mga nalimutan na. At yung iba, sobrang-sobrang bigat ng sala. Yun ang taimtim na dasal ni Maria. Ipo. Panghuli po, panghuli. Nandun po tayo. Alam ko, basilika at dambana tayo ng Pong Jesus Nazareno. Ngayon, ito rin po ay parokya ni, sana may boses pa ako, ni San Juan Bautista. Ang unang bumati kay Jesus, di pa siya sinisilang, di pa siya pinapanganak, ay ang ating patron, San Juan Bautista. Ano na ba? Ay, Mayo pa pala. Kasi, yung buwan ng Hunyo, yung nobinaryo ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, yung nobinaryo kay San Juan Bautista, ay minsan nagkakaabot-abot. Para kay San Juan Bautista po, sana ganun po tayo. Ay lumulundag. Ha? Yung, kasi si Maria kumakanta, nagkakaruoke. Ang puso, hindi maganda yung boses ko, ang puso ko'y nagpupuri. Pero si Juan, umiindak. Ha? Si San Juan Bautista, lumulundag. Yeah, ha? Yung ganyan, ha? Yung ibig sabihin, excited, anticipating. Ha? Yung talagang, ito na, ha? Ha? Yung pa. Yan ang, sana ganyan po tayo, ha, mga kapatid. O, tama na. Sa tulong ni Maria at ni San Jose naway, ang puso natin nagpupuri sa kabutihan ng Diyos. Ang Diyos ay napakabait at tayo'y tumanaw ng utang na loob sa ating pinakamamahal, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinararangalanan ni Elizabeth ng pagdalaw ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit ni nais lamang ni Maria na ibahagi ang kanyang kagalakan. Sa ating pagdiriwang ng kapistahang ito, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na nagtatangi sa mga babaeng ito. Tugon po natin, punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang simbahan, naway lubos na buksan ang kanyang puso sa salita ng Diyos at ipahayag ito na may kagalakan sa lahat ng tao at kultura. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namumuno sa mga bansa, naway makagawa ng mga programa sa pagtatag ng isang higit na maayos na mundo, ayon sa diwa na mapagkumbabang paglilingkod ni Maria. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Tayo naway pasiglahin ng mahal na Birheng Maria upang madagdagan natin ang ating mga pagsisikap sa pagtataguyod na isang higit na maayos na lipunan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Sa mga may sakit, naway ipakita natin ang ating malasakit sa pamamagitan ng ating pagdalaw sa kanila at pagpapalakas ng kanilang loob. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Ang mga namayapa, naway makatagpo kay Maria na isang tunay na kanlungan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong mga biyaya, Panginoon. Panginoon Diyos, ibinababa mo ang makapangyarihan at itinataas ang Aba. Sa tulong ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria, ipinagkakatiwala namin sa iyong aming mga pag-asa sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo itong aming pagdulog sa iyo upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Yesu Kristo. Kasihan mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang, katulad ng iyong paglingap sa kinalugdan mong pag-ibig ng inang nagsilang sa iyong nagkatawan taong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kubalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa magsilhud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na baging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ng kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakakagaling na utos at turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pasa
namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinapaalalahanan ang mga bumili ng Nazareno medalyon na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit. Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ang puso namin nagpupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa. Para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na nooy masayang nadamang kaharap ni San Juan. Bagamat lingid sa pagmalas at dito na may aming nakatagpo sa banal na pagkikinabang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ang maringal na pagbabasbas, itinatas ko po sa Poong Jesus Nazareno ang ipinagkatiwala niya sa aking komunidad sa misyon, ang komunidad sa St. Mary's Catholic Church, Dawson City, Yukon, Canada. At gayon din ang lahat ng mga mananampalataya sa buong diocese ng Whitehorse, Yukon. At lalong-lalo na para sa isang bata na malubha ang kanyang karamdaman. Alam niyo naman, malambot ang aking puso sa mga bata. Eh, sa murang edad ay nararanasan nila yung hirap ng yung palagi ang pumunta ng hospital sapagkat ang kanilang sakit ay napakalubha at napakaseryoso. Ang pangalan niya ay si Kirion Kyle Verdeflor. Isamad niyo po sa inyong mga taimtim na panalangin at itinataas ko ang kanyang kalusugan sa kabaitan at kagandahang loob at awa ng ating Poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiko kayo habang iniginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasaglahi nawa kayo sa malasakit na mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na birheng Maria. Upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Hesu Kristo. Salamat sa Diyos. Ang puso